Hello brothers and sisters in treasure hunting all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Bago ako magpatuloy, shout out sa ating mga subscribers at sa aking mga avid followers in my channel. Kumusta kayong lahat? At sa ating mga bayani dyan sa labas ng bansa, OFW, wherever you are in the world, kayo ang ating pambansang hero. Okay, at ang ating topic ngayon ay isang pinadalang legit signs carved on the rocks. Ito'y tinatawag na Pentagon Treasure Layout or sometimes tinatawag na stone map ng treasure na pentagram or pentagon, meaning meron siyang limang deposito na nakabaon. Ating tungayan ngayon ang video ko. Alright, mga katiyats, tayo'y gagawa muna ng introduction about this Pentagon or Pentagram Treasure Code. Okay, ang Pentagon is a five-sided shape where the five angles are 108 degrees. And on each of the points, a treasure deposit has been buried. Some treasure hunters have uncovered a pentagon-shaped rock. Tulad ng ating katiyats na nagpadala nito, akala niya ay heart-shaped yung nakita niyang sign. Pero ito ay simbolo ng pentagon. Okay? Pentagram lang yung ginagamit ko na word kasi kung pentagon ay ma-detect yan ng pentagon sa US at baka matanggal pa tong ating YouTube channel pag mag-mention tayo ng pentagon. Napaka masilan ang pentagon na word. Pag i-type mo yan guys sa internet, ma-detect ka agad yan ng US. Yung pentagon, yung kanilang anong tawag ba dyan sa Pentagon? Parang sa security ng US na agency ang Pentagon na yan. So, para sa ating kaibigan na nakakita ng sign na ito, eksakto talaga, mayroon akong mapa dito ng example ng Pentagon na treasure site layout. Okay? At magpatuloy tayo kung ano ang Pentagon. Ito. Ang Pentagon ay five-sided or five-point sign siya. At kung tingnan natin yung mamaya, yung sign na nakita ng ating kaibigan, ay yun yung Pentagon. Baliktad lang yun kasi nagaganito ang itsura nun. Nagaganyan. So, eksakto talaga. Yung point ng pentagon niya ay may hole, meaning yun ang item. At dito naman sa example, ang A, ang letter A ang pinaka malaking deposit. Okay, pero ang mga distances nito guys ay mag-vary. Mag-iba-iba ang mga distances. Kung meron ka lang mapa ay makita mo yun sa mapa. Mamaya ipapakita ko yung mapa. Makikita mo sa mapa ang distances kasi nakalagay yan sa yung tinatawag na clock face. Merong mga guhit doon which is kada guhit niyan ay 5 to 10 meters ang distances. So kung malocate mo yung center ng pentagon gaya nito ay dyan gagawa ng layout na nagaganyan. At ito yung main treasure at itong apat dito ay mga giveaways. Okay, papakita ko sa inyo ang mapa. Sandali lamang. Okay guys, so nandito yung mapa na Pentagon. Ito ay totoong treasure map na nakuha na ng isang Amerikano ang item dyan. At dito sa mapa na ito ay mayroong limang gold deposit. Actually, yung iba ay hindi gold, mga precious stones lamang. Pero isa dyan ay big deposit. At alam niyo ba kung nasaan ang big deposit dyan? Ang unang gawin natin ay hanapin natin yung pinaka-center ng pentagon na yan. Okay? So kung atin yan iguhit guys, ay nagaganyan yan. Ganyan ang layout niyan guys. Ayan. So kung nakita nyo, meron siyang limang point or limang corner at ito yung pinaka main deposit. Ito yung letter A doon sa kanina
sa pinakita ko sa inyo na layout, ito yung number 1, meaning itong big deposit, ang letter A. At itong apat dito, yan ay mga giveaways lamang. Okay, at kung atin yan ihanapin ang center, atin lang i-cross yung mga points na yan. Dito, ayan. Tapos, ito ang distance nito. Ay gagawa tayo ng parehong distance nito dito. So, hanggang dito lang siya. At sa point na ito, guys, dyan tayo gagawa ng isa na namang dalawang ganyan na magtuturo sa iba pang deposit. So, okay. Ang distance na ito, kulayan natin ng green, ha? Ito yung pinaka-importante, guys, sa pag-solve niyan. Ito na distance hanggang dyan sa center, hanggang dito sa cross, ay atin yan gagawin na distance na ganun din kahaba dito para makakuha tayo ng isa pang cross or isa pang center para makakuha din tayo ng dalawa pang distances dito. Okay? At paano ba natin ma-determine ang mga distances na ito? Yan ay i-explain natin mamaya kasi hindi naman tayo accurate dyan kasi wala tayong clock face, yung clock na nagaganyan, tapos meron siyang mga guhit dito. Yung mga guhit na yan, yan ang mga distances in meters. Bawat guhit niyan ay 5 or 10 meters. Okay, so punta na tayo sa ating proper na decoding. Okay, so tapos na tayo dyan. Dito na tayo. Okay, dito na tayo. Ito yung nakita niya. Ito yung totoong picture. At meron siyang nakalagay na sa tingin ko ito ay BM BM1. Ano ba yung BM1 na yan, guys? Yan ang nag-describe ng pinakamalaking deposit dyan, ang BM1. Ang letter B, kung tingnan natin yan sa mga code books, sa MCTA code, ang B ay gold bars. So sa letter B pa lang, that is gold bars na. While ang M is treasure underwater, nakalagay sa may tubig, meaning sa gilid ng river, sa creek, or kung may falls, sa may falls. Underwater ito, guys. Nasa tubig ang pinakamalaking treasure. Meaning, ang big deposit niyan ay nasa tubig. At saan ba ang big deposit niyan? Ito yan, guys. Pinaka-big deposit niya. Ito yung letter A doon sa kanina sa layout. Kaya lang ito lang ang medyo napasol ako sa 1. Kung yan ba ay distance or yan ba ay number of boxes. Kung distance, alangan naman na 1 meter lang ang distance, napakalapit naman. Baka i-multiply pa yung 1 sa 10. Kasi hindi naman gagawa ang hapon ng code na mababasa ka agad natin. Kaya kung 1, pwede rin yan 10. Pwede ring 100. Meron kasi yung multiplier, hindi lang natin makikita kung ano ang meaning ng 1 na yan. Pero sa palagay ko, yan ay distance. 10 meters or 100 meters. Ang big deposit, yung BM. Okay, guys. At atin, i-erase muna ito kasi marumi na. Okay, at nandito na, guys, yung medyo malinis. Malinis na ang ating picture. Okay? Balitan muna natin ang kulay. Yung visible na kulay. Ayan, yung paborito ko na pink. Okay, ngayon ang gawin natin, guys, ay hanapin natin ang direction ng 5 treasure deposit. Kasi akala ng ating kaibigan na yan daw ay heart shape, nakaganyan. Kaya tinignan ko ng maigi,
hindi ito a heart shape, ito yung pentagon layout. At kung pentagon layout ay mayroong 5 deposit. At napakaswerte ng ating brother, ng ating katiets, kasi 5 deposit ang meron siya at isa lang dyan ang kailangan mo, brother. At maganda na ang buhay mo, isa lang dyan sa 5. At huwag mo nang hanapin itong big deposit na yan. Merong booby trap yan. At malalim yan at nasa tubig yan. Merong water trap. Kaya mahirap, madisgrasya pa tayo dyan. Ito na lang ang hanapin. Itong 4 na giveaways. Okay? At paano ba natin i-locate yan, yung giveaways? Okay, ito ang gawin natin. Atin i-connect ang mga corners. Ito ang unang step. Ayan. Tapos ito guys, i-connect natin yan dyan. Ayan. Ngayon, ang susunod niyan ay ang height nito, ito ang distance nito ay gawin din natin dito. Ayan. Tapos ito dyan. Ayan. So dyan tayo guys kukuha ng scale. I-scale natin yan sa ruler. Kukuha tayo ng ruler. Example, ang haba nito. Ayan, example lamang ito guys ha. Kung ang haba niyan ay 12 inches or 1 foot, meaning 12 meters ang distance. Ayan. Ngayon, kung nakuha natin yan, pupunta tayo dito sa unahan. Kung merong 12 meters dyan, sa unahan na medyo magandang digging site. So yan ang unang hukay nyo. Kasi yan ay big deposit. Pero kung ako, hindi muna ako dyan. Kasi malalim ang big deposit ay malalim. Merong treasure vault, merong concrete vault, merong booby traps, merong water trap. Kasi pag big deposit, palaging nasa tubig yan, nilalagay may water trap. Pag ganitong layout na pentagon. Okay? So para sa akin, ito muna ang unahin ko. Ito. So lagyan natin ng arrow para may direksyon. Ayan, ganyan na yan. Tapos, ano ba ang distance nito guys? Kuha na naman tayo ng ruler. Minsan centimeter kasi ang ginagamit para mas maiksi. Pero sa palagay ko ito, kasi malaking bato ito, ang ginamit siguro dito ay ruler. Sabihin na naman natin na 1 foot ang distance nito. So kung 1 foot yan ay 12 meters papunta dito. So kung itong 12 meters, dito tayo maghukay. At huwag kalimutan, 2 meters lang palagi ang test dig. Yung pagtesting sa paghukay, kung walang makitang palatandaan, huwag magpatuloy. At abante or advance sa unahan or atras ng 1 meters. At hukay na naman, 2 meters spread. Okay, so natagpuan na natin, kunwari, ang ating first treasure spot. Ito ay kalimutan muna natin yung tinatawag na big deposit. Delikado yan. At dito naman tayo guys sa kabila. Sabihin natin na mas maiksi ito. Ito ay 10 inches. So ang 10 inches is 10 meters papunta dito. Ayan. So dito tayo maghukay. Again, 2 inches, ay make that 2 meters lang ang test dig. Huwag tayong mag-aksaya ng panahon. Pag walang makita na sign sa 2 meters or mga bagay na gawa ng tao sa 2 meters, ay lipat tayo paghukay. Atras or abante ng another meter. Ganyan lang. Okay, ngayon. Ito guys, tingnan natin. Ito kasi siya ay, sabihin natin, ay 12 meters ito. Gamit na tayo ng ibang kulay, magulo na. Ito ay
itong distance na ito, sabihin natin yan ay 12, meaning aabanti tayo ng 12. So 12 meters abanti tayo diyan. Example diyan ang 12 meters. Ngayon kunin naman natin ang distance nito. Maiksi yan, sabihin natin yan ay 7 meters lang. So kung 7 inches ito, sa meters ay 7. So gagawa tayo ng paganyan na 7 meters sa actual site yan. At ito naman kung 8 meters ito, kasi medyo mahaba sa kabila. Kung ito ay 8, ay 8 din tayo dito na sa sangah, ganyan. At dito tayo maghukay sa kabila din, ganyan. So ito yung treasure number 3. Ito yung number 4. At test dig, 2 meters pa rin. So kung nakita nyo guys, ito pentagram ang design nito. Nagaganyan siya guys. So, pati maiksi lang kasi dito. Pero nagaganyan yan siya. Ang design yan. Dito, ayan. Nakapentagram yan. Ayan. So kung bilangin natin ang side yan. 1, 2, 3, 4, 5. At ito yung pinaka big deposit. Bakit nasabi ko na nandyan ang big deposit? Kasi meron siyang indicator. Kung nakita nyo guys, nakita nyo ba ang nakikita ko? Ito guys, oh. Ito yung indicator ng item. Meaning ang item ay nasa dulo ng pentagram ito. Meaning papunta doon. Which is, nakuha natin ang distance through converting inches to meters. Dito kasi sinukat natin to kanina. Ang haba nito ay, example lang ha, isang ruler, 12 inches. Kaya, nakakuha tayo ng distance na 12 meters papunta sa big deposit. At yung ating kaibigan nagsabi siya na malayo lang daw yung isang sign doon. Meron pa silang nakita na sign sa unahan sa may river daw. Kaya totoo talaga. Ito yung pentagram or pentagon layout na nasa mapa. Baka ito na yan. Yung nasa mapa kanina. Okay? So, napakaswerte ating kaibigan. Alright, so ito na yun guys. At bakit ko naman nasabi na lima yan? Kung nakita nito guys, mayroong mga man-made holes dito. Ito ay man-made hole. Meaning ito naman yung ito yan na treasure. Kasi ayan, nakaturo siya dyan. Ayan. At kung wala siya dito guys, baka dito natin sintruhin yan. Ayan. So kung ano ang distance nito, sukatin uli yan sa ruler. Kung ang distance niyan ay 16 inches, ito ay 16 inches, 16 meters ang equivalent papunta dito. Ayan. Tapos sa kabila, nakita niyo ba ito guys? Ayan o. Yan, mga item yan. Basta't malaking bilog, sign yan ang item na doon tayo pupunta. Okay? Sakto talaga oh. Ito, ganun din dito. Ito ang tingnan nyo guys, baka mayroong butas din dito. At kung may butas dyan sa bato, yan ang i-point mo sa kanto papunta dito. Ito ang sundin, itong mga butas itama sa corner ng pentagon. At dito naman, tingnan nyo na lang dito sa unahan guys. Dito baka may butas dyan. At dyan nyo itama yung corner ng pentagon. Okay? Dito meron na. Dito na lang ang hindi ko nakita. Dito meron. Dito ay wala akong nakita. Pero ganun pa rin ang ating pag-decode. Kunin ang center nito at itama natin sa mga corner ganyan. Eh, tumatama talaga guys. So, ulitin natin ha. Naku, parang tumayo ang balahibo ko. Kinuha ko ang center nito. Tapos tinama ko sa corner. Tingnan nyo. Tumatama din siya sa
sa mga holes, ayan o. Itama ko yan sa corner dyan o. O, tatama siya dyan. Ito naman na corner, tatamaan ko galing sa center, tatama siya dito, itong parang malaking guhit na to. Tapos ito naman, center at dito, ayan, kunti lang ang ano niya. At ito lalo na, ito at saka ito, pag itama ko yan, ayan, papunta siya dito. Naku guys, parang nasolve ko yata to. Ano sa palagay niyo? Dagdagan nyo na lang ng inyong kaalaman. Pero itong aking decoding ay decoding ito na tinuro sa akin ng aking father at pati na rin yung Amerikano na kaibigan ng father ko, yun din ang nagturo sa kanya. Kahit yung libro ay galing yun sa Amerikano, ganyan ang pag-decode niya sa Pentagon. Kaya yung decoding ko, hindi yan sa sarili ko, yan ay galing sa formula ng mga treasure hunter noon, noong dekada 80. Okay, tingnan natin yung isang sign niya na nakita na daw, nakita niya daw ito sa May River. Ayan. Itong sinabi ko na yung sign na letter M, kahit saang libro natin tingnan yan, ang M is in the water or underwater, nasa tubig ang deposit. At kung nasa tubig yan, yan ay malaking halaga. Yan ay nakalagay sa concrete vault at yan ay may mga water trap. Kasi kung maliit lang na deposit giveaways, hindi yan ibabaon doon sa may tubig. Mahirap kunin. Kaya pahirapan ang pagkuha ng big deposit. Pati buhay dyan ay nabubuhis. Kaya advice ko, wag na yung big deposit. Okay na yung giveaways lang, yun ang unahin natin guys. Kahit sa formula ng mga treasure hunter noon, ang inuuna talaga ay giveaways. Kasi kung makuha mo ng giveaways, ay meron ka ng panggasto, pambayad sa labor ng mga maghukay niyan. At hindi na sariling pera mo, kaya unahin ang giveaways. Kaya naglagay ang mga Hapon ng giveaways para una nila yun makuha. Pangalawang purpose ay para ma-detour, maiba ang direksyon ng mga treasure hunter. At kung makuha na nila ang giveaways ay uuwi na sila, hindi na nila hanapin ang malaking deposit. Kaya two reasons bakit naglagay ng giveaways. Una, pang gasto. Pangalawa, pang detour or fake para malihis ang daan ng mga treasure hunter. Ngayon ito guys, ito yung nagtuturo na doon sa big deposit. Kasi sabi ng ating kaibigan ay nasa river daw ito, malayo doon sa rock. Yung rock naman, kung yung nakalagay doon na 1, kung 100 meters yun, eksakto talaga siguro dito na distance. Kaya tingnan nyo ulit brother, kung yan ay 100 meters galing doon sa bato na may Pentagon, ayan, ayan, yan na yan ang, ito na yung final marker na nagturo sa big deposit na nakalagay sa river na kung saan ay nandun sa ating mapa, yung pinakita natin kanina na mapa guys. Saan na ba yun? Yung mapa natin kanina ay nasa river yun, yung big deposit, at yung mga giveaways ay nasa gilid ng walang tubig. Okay, so ang significant na sign dito guys ay ito. Ayan, yung pointer, yan ay direksyon. Direksyon ito. At kung tingnan pa natin yung iba, ito ay natural sign lang. Natural lang ito na crack. Natural crack. Ito ang tiningnan ko guys, kasi mukhang hard siya. Ayan, kung nakita nyo. Tsaka ito, mukha siyang hard. Ayan, nakaganyan siya o. At alam naman natin na ang heart ay nagtuturo, di ba? Kasi ang heart talaga ay, ang original na form ng heart ay ganyan. Ang meaning niyan ay entrance or opening sa code ng Koreans, treasure code. Ang gumagamit kasi ng heart sign ay mga Koreans. At
kanilang kinukunik itong entrance symbol sa arrowhead na ganyan. Kaya kung i-connect ang arrowhead sa parang number 3 na entrance, ay ganyan ang mapurma heart. Ganyan ang history kung bakit ang heart ay palaging nasa treasure hunting codes and sign. Okay guys, tingnan natin ito. Ito kasi ay parang natural na rin ito. Dinadaluyan yan ng tubig kaya nagkaganyan yan. Kailangan talaga ng mata natin na alam natin ang natural o hindi. Okay, ngayon tingnan natin ang mga pointers. Kung saan nakapoint ang pinakamaraming pointers ay doon ang totoong direksyon ng treasure. Alright. Okay, so ito muna unahin natin ang arrowhead. So ito siya ay papunta dito sa southeast. Papunta siya dito. Ayan. Doon. At ito naman, kung tingnan natin yan, ay papunta rin doon. At ito naman na heart ay papunta siya malapit lang sa dalawang direksyon. Ayan. At kung atin pagtagpiin-tagpiin ang mga direksyon na yan, ay papunta talaga siya sa isang direksyon. All roads goes to that direction there. Alright. At ngayon, ang hindi natin alam ang distance niyan. Ang distance papunta doon sa treasure vault. Doon natin balikan guys. Balikan natin ito. Ito yung balikan natin. Dito. Ayan, so dito natin nakuha yung distance. Ang distance niyan ay ito dito, 12 meters galing doon sa yung bato na yun, ito. So bibilang na lang tayo ng 12 meters papunta doon sa unahan. Ayan. Makilala kasi natin yan guys. Malaman natin na yan na yun. Kasi minsan nasa gitna yan ng creek. At merong mga malalaking bato na nakapatong-patong. Tatlong beses na nakapatong na malaking bato na sinadyang nilagay sa gitna ng creek. Yan ang mga palatandaan. Na under that big stone ay nandoon yung treasure vault na concrete vault. Karamihan yan ay kwadrado siya na karamihan yan ay hindi umabot sa 2 meters kwadrado, nasa 1.40 or 1.20 meters na kwadrado na concrete vault. Ayan, meron kasing nakuha na ganito. Kahit yung sa palayan ay nagaganyan din, nakabalot sa concrete ang vault ng treasure. Ayan. So yun na yun guys. Ito ang nagtuturo sa big deposit, which is nasa tubig. Kasi yung letra na BM, ito ay gold bars, ito ay underwater, at yung 1 ay sa palagay ko ay distance. 1 stand for 100. Kasi sa stone map, walang treasure na malapit lang sa unang marker. Malayo talaga ang big deposit. Ang malayo sa stone marker, yung pinakauna, ito. Ang malapit yan ay itong mga giveaways. Pero yung main deposit niya na malaki ay malayo talaga yan. Nasa 100, minsan naabot pa sa 150 meters. So sa palagay ko ito ay 100 ang 1. So galing doon sa ano, sa main dito. Galing dito ay 100 distance para makita ito. At galing naman dito ay sa tingin ko ay 12 meters
doon sa kanina kasi ito, ito kasi yung 12 meters na kuha natin ito. Itong sukat dito, ayan. 12 inches kasi yan, nag-convert tayo sa meters, kaya naging 12 meters ang ito. Itong distance na ito. Papunta sa treasure vault, sa final destination. Pero kunwari ay, ito, balik tayo dito. Kunwari, nakuha na natin ang isa, dalawa, tatlo, apat. Yan lang talagang importante guys para sa akin. Kasi marami akong kaibigan na yung mga anak nila nasa abroad at pinapinance nila sa treasure hunting. Kawawa tuloy yung kanilang mga anak. Ubos ang pera. Purdoy ang kinalabasan. Kasi pinabayaan yung ama nila na ang laki na ng nagastos sa treasure hunting kasi hukay ng hukay ang lalim, parang gumagawa na ng mina ng gold. Kulang na lang mga diamonds sa Africa yung mahukay. Ang lalim na aabot na nga ng 4-story building ng mga lalim ng hukay at napakaraming mga boulders na nailabas. Kaya sa katapusan ay walang nakuha. Bakit? Kasi ang tinatarget ay ito. Huwag targetin yan. Alam nyo ba ang kasabihan na kung gaano kataas ang ating lipad ay ganoon din kataas ang ating bagsak. Kaya kung malaki ang target natin, once na tayo ma-fail or failure tayo, malaki rin ang ating losses. Pero kung dito lang tayo, kunti ang gasto, ang lalim niyan ay 2 to 7 meters lamang. Kaya hindi tayo mapurdoy sa 2 to 7 meters na hukay. Dito ganun din, 2 to 7 meters ang lalim. Ngunit dito, ang lalim niyan guys, pag big deposit, abot yan sa 15 meters to 20. Malalim talaga. May mga booby traps pa. Okay, so hanggang dito na lang muna ako kasi napakahaba na ng explanation. Dagdagan nyo na lang guys sa inyong mga kaalaman. Alam ko naman na mayroon din kayong mga alam dyan. Ang sa akin naman ay sabi ko naman sa inyo na hindi 100% ang aking decoding, pero yan ay nakabase sa mga decoding ng ating mga sabihin natin mga ancestors noon pa man, yung mga pinakaunang treasure hunting, make that treasure hunter na nakakuha. Kaya meron silang pattern sa pag treasure hunt kasi meron silang mga records at yan ay nailagay na sa mga libro, sa mga notebooks na ating sinusunod ngayon. Kaya kung nagkamali sila kunti ay i-correct lang natin kunti din or dagdagan natin sa ating mga bagong kaalaman. Okay, so hanggang dito na lang guys. Sana ay meron kayong nakuhang kunting mga kaalaman sa aking pag-decode. Maraming salamat, Surigao San, magsasabing, don't stop chasing for your golden dreams. Be safe, stay away from COVID, and ciao for now.